Hello po guys. Good day to us all po. God bless us all. To God be the glory po. Thank you so much po sa lahat ng makakakita ng content ko na to. Season 15 po ito ng What is Written Truly Happened. Bali, part 22. So, this content is all about Lazaro and a little POV, life lesson, and Judas Iscariot. So guys, part 22 na po to. Naririnig nyo naman po ako ng malinaw eh. Ang ganda po kasi itong filter na to eh. Napakalamig po sa mata. Parang napakapayapa po nung lugar. Parang mararamdaman mo talaga yung peace. So doon na po tayo sa content ko guys. Thank you so much po talaga sa lahat ng magtatapos ng content ko na to. Sana po try nyo pong umpisan mula part 1 hanggang pinaka-final part. Bibilisan ko na po kasi konti lang po itong ibibigay kong input about kay Judas Iscariot. Kasi alam ko naman po na all over the globe, alam ang nangyari talaga kay Judas Iscariot. Gusto ko lang pong makapaghatid ng konting motivation sa aking kapwa-tao. Kilala nyo na naman po si KCB2169 So thank you so much po talaga sa inyong lahat. Naway lahat po tayo ipahintulot ng ating creator na magkita-kita dun sa buhay na payapa, buhay na wala ng stress, buhay na ipinangako niya. Yun nga pong salvation na ibibigay niya sa ating lahat na magiging chosen. So guys, so nakipag one-on-one po si Judas Iscariot. All at once po, ang bilis po ng desisyon ni Judas Iscariot, kahit po kinompronta sa nung kabusinessman niya, kabusiness transaction niya na talagang kabadi-badi niya na, bakit ka sasama dyan? Baka wala ka ng kitain, baka masira yung mga business ano natin, yung mga pagbebenta natin ng lupa. Parang ganun ang tema ng usapan nila kasi nagpaalam po sa dun sa, parang head po sa kanya ng konti itong lalaking to sa isang dokumentary na nagpaalam siya na gusto kong sumunod sa taong to, gusto kong maging isa sa membro niya, maging isa sa mga estudyante ng taong to. Kasi nga po, lahat po ng taong nakapakinig ng beatitudes ng ating creator para pong nakaramdam ng purging, ng kakaibang espiritu sa pagkatao nila. Halos lahat po sa dokumentaring ito na nakita ko po, lahat po ng nakinig sa preaching ng ating Panginoon in that specific place and specific moment, nakaramdam po talaga ng kakaiba sa sarili nila. So, isa po to si Judas Iscariot. So, nagpaalam po sa dun sa kaibigan niya. Sabi niya, wala, buo na ang decision ko, sasama talaga ako sa kanila. Sundan niyo pa po guys, ang ganda po talaga nito. Napaka-motivation po.